Yun, magandang araw mga kabakal. At nandito na naman si Kuran, ang inyong kaibigan. I-share ko lang sa inyo yung aking kunting nalalaman. Kung ikaw ay gumagawa ng mga railing or gabay ng mga hagdanan, mga balcony. So, mga nakaraang video ko, may mga ginawa na akong mga vlog na about doon sa pag-notching ng tubo. So, ngayon, tuturo ko naman sa inyo ngayon, paano tayo mag-miter ng mga sabrel. So, kunyari, gagawa kayo ng hagdanan, ganito. So, kunyari, kung ito yung railings nyo, dito lang muna tayo sa, balcony lang muna tayo, ha? Dito, mga na 90 degree lang muna tayo. Huwag na muna tayo dun sa mga naka-degree. So, kung ito yung tapril mo, yan. Yan yung tapril mo. Yan. Ito yung baluster mo. Yan. Baluster. Yan. Yan. So, ganyan yung tsura niya. Baka pagpasensyahan nyo na yung drawing ko, ha. So, ito, baluster. Yan. Baluster yan. Ito, tapril. Ang tawag ng mga segunda dito, ito, yan. Ito yung mga sabril. Sabril. Karamihan sa atin, nagawa na natin dito, maganda yung pit niya dito, maganda yung pagka-notching niya. Yan, maganda yung pagka-notching niya dyan. Yung mga sabril na, mga baluster natin, pagdating sa sabril, minsan, yung miter natin dito sa kabila at dito nagkasalisi. Yun ang madalas na pinoproblema natin pag nagkabit na tayo ng mga intermediate niya or sabril. So, ano nga ba ang tamang diskarte diyan pag paggawa niyan? Yun ang aalamin natin ngayon. Pero bago 'yan, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga ilalabas pa nating video. At shoutout nga po na pala kay Lee Ladislao dyan sa Pangasinan. Binabati kita ng happy birthday, pamangkin. Sorry kung nakalimutan kitang batiin yung nagalaan. Belated happy birthday nga pala kasi no. So, nakalimutan ko lang. So, huwag ka na magtampo, pamangkin, ha. So, yun! At, pisa natin, tara! Kunyari, ito yung baluster natin. 38mm or 1 media. So, ang kadalasan nating sabril dyan, or intermediate niya, is the 1. Tulad ng mga nakaraan natin ginawang video, kung paano natin kukunin yung tamang miter niya. So, meron kasi meron din naman kasi nagpa-vlog na paano makuha yung notching niya, na yung i-drawing mo pa sa papel. Pwede niyo rin panoorin yun, yung mga nagpa-vlog na ganun. Okay din yun. Pero sa akin, hindi ko na ginagawa na ganun kasi medyo matrabaho na para sa akin. Ginagawa ko, tansya-tansya na lang. Pagka tinuto ko yung tubong ganun, ibig sabihin, titignan ko lang yan yung clearance niya. Yan, kung clearance niya. Kumbaga, tinatansya ko lang kung ilang millimeter yan. So, yan, ang tansya ko dyan, nasa 8 millimeter lang yan, 8mm lang yan. So, yan, guhitan natin ng Kumbaga dyan, kuha tayo ng 8mm. Tapos, guhitan natin siya. Paikot. So, may ano naman tayo dyan, may guide naman tayo na liha dyan. Pwede rin kayong gumamit ng karton kung yung papel na medyo makapal para lang makuha natin yung eskwala niya. Pag ginuhitan, yan. Guhitan mo lang diretso yan. Yan. Ibig sabihin, yung guhit natin yan, eskwalado yan. Yan. Makikita nyo, may guhit na tayo, pantay na yan. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin yung dugtungan ng tubo. Ang mamarkingan natin para maiwasan natin yung pilipit.
kunin lang natin yung dugtong ng tubo. Mantingan natin dyan. Siyempre, yung katapat nun. Markingan na natin. Ayan o. Kung makikita nyo, mayroon na siya. Tinabas ko na hanggang doon sa guhit. Ayan. Hanggang doon sa guhit. So, tsaka natin ngayon i-miter. Ayan. Check din natin yung iskala niya. Yung iskolado. So, ayan. Iskolado naman. Ayan. Kung makikita niyo, iskolado. Tapos, titignan natin. Lapat na, oh. Lapat na, lapat na. Ayan. Ibig sabihin, okay na yan. Pag nakuha na natin to, pag nakuha na natin tong miter na to, tsaka natin ngayon i-pattern dito. I-pattern na natin siya dito para iisa yung miter natin. Para dun sa mga susunod na gagawin natin. Hindi na tayo magsusukat-sukat pa. Kasi meron na tayong pattern. So ito na yung pattern natin ngayon. Ayan. Kunyari, ang clearance ng baluster nyo nasa 700. Maglagay kayo ng kapiraso na tubo na itatama nyo rin sa sukat na 700 para maiwasan nyo rin yung kakapusin yung sub-reel nyo. Tapos doon tayo tumatagal pag kinapos siya or pumilipit siya dahil medyo malaki-laki yung build up natin na ano na butas. So ikabit nyo sa dyan temporary o kaya kung lamisa yung bakal nyo mas maganda ay kung bakal yung baliktad ah. Kung bakal yung lamesa nyo, mas maganda. Kasi sa fabrication talaga, halos lahat ng fabrication naman, yung mga lamesa doon, bakal talaga. So, ganito ang ginagawa namin. So, maglagay lang tayo dyan sa tamang sukat. Ayan, nasa 700 dyan. Ayan, nasa 700 dyan. Oh. So, ngayon, pag meron na kayo dyan, at meron na kayo nito. Diba, na-miter na natin yung kabila. Na-miter na natin yung kabila. Tutok nyo lang doon. Yan, kailangan ibangga mo lang to dito. Yan. Kailangan, tingnan nyo yung pattern nyo kung nakadiretso. Yan. Yan, kunin lang natin itong gitna nito ng pattern natin para masilip natin kung nasa gitna na siya ng tubo. Yan. Importante, nakabangga na siya doon sa ilalim. Yan, bangga natin. Yan. Ibig sabihin, bangga na. Yan na yung ano niya, hanggang dyan lang siya.
So, ayan. Oh. Makikita natin, ayan ah. Halos wala siyang ano, halos wala siyang awang oh. Lapat na lapat, magkabilaan. Wala siyang pilipit. Hindi siya pilipit. Natin ang ano, magkabilaan. Ayan, nakikita nyo naman kanina, wala siya, hindi siya pilipit at 0-0 yung sukat niya. Ibig sabihin, lapat na lapat talaga. So ngayon, sinisilip natin yung dugtungan ng tubo. Ayan, hindi makikita. Ayan, ito. Ito. Ayan, yan yung dugtungan ng tubo. Yan yung dugtungan niya. Kaya tinapat natin yan sa gitna kasi minsan kasi, merong mga ganito, meron sa mga stainless, hindi maiiwasan na may nagkakaroon siya ng problema pagdating sa dugtungan. So, yan, kung kakapain natin, meron siyang, minsan hindi maganda eh. Kaya pagkabit natin dun sa railing, ilagay natin siya dun sa ilalim. So, kung ito yung dugtungan, nagaganyan ang kabit niya. Sa ilalim natin siya ilagay para hindi masyadong pansinin. Isa rin sa purpose doon, nasisilipin mo yung dugtungan kasi pwede mong itapat yung pattern mo doon sa dugtungan para makaiwas ka sa pagpilipit. Yan, kunyari, nandyan yung dugtungan. Ayan, dito yung dugtungan. Yan, kunyari, ayan, nakikita nyo yung dugtungan. Ayan, oh. Ayan, nandyan yung dugtungan. So, pag binaliktad mo yung pattern, ganyan, itapat mo rin yung gitna niya. Kunyari, ito yung gitna ng pattern mo. Ayan, may ginuhitan akong pintil-pin dyan. Ayan. Itapat mo rin dun sa dugtong ng tubo. Ayan. Yan yung isa sa mga purpose dyan. Bakit kailangan nating hanapin yung dugtong ng tubo. Ayan, baliktad pala. Ayan. 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 Pwede mo siyang itapat dun. At para dun sa mga gustong mag-aral ng TIG o gustong matuto, at gustong makahawak ng TIG sa actual, pwede nyo rin akong kontakin sa number na to. May kunting gagastusin kayo pagdating sa mga consumables natin. Pero yung pagtuturo natin, libre na yon. At saka yung machine natin, dalawa naman ang makin ako. Pwede kong ipahiram sa inyo yung isa para mag-aral kayo ng TIG. So marami naman scrap dito na pwede nating weldingin. So para naman makatulong tayo sa mga kababayan natin gustong magtayo o gustong matuto mag-welding. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo at sana ay nasundan niyo yung ginawa natin at nagustuhan niyo. At kung meron kayong mga katanungan at gusto niyo malalaman kung paano gawin, comment lang kayo sa baba para magawa natin ang paraan yun. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Baka naman. Maraming salamat! Bye-bye!